Thank you, Lord, sa blessings. Eight harvest, edad 62 days. Tapos update sa ating ampalaya, sarado na yung 5 meters at this very early age. Tapos dito tayo sa worst problem sa ampalaya na encounter na natin before. Tapos na-encounter na naman natin dito. No? So ito yung pinaka-worst. At napakasakit na problema sa ampalaya or sa kahit anong tanim. Na kayo yung nagtiis para maka-harvest. Pero ibang tao yung mag-harvest. No? So, ano to guys? Real talk. Napaka... Ano ba yan? Kapoy. Kapoy. Yung style ninyong animala mo. Kugi tag-atua. Yung horse. So ginawa natin, marami-rami na to guys. No? Compared sa previous kasi na considering medyo may ito na yung simula sa bulk harvest ng edad na ganito. No? So 60 plus. So dun sa 70, yan na yung bulk talaga. No? So yung worst yung pinagtatiyagaan mo ba yung mag-harvest. Encounter na natin dati tapos dito encounter na naman. So yan yung masaklap. Yan yung masakit, napakasakit. No, so last update ko na lang to guys. Last video ko na lang to. Din ako mag update dito. Dati kasi di na tumigil na ako sa Facebook. Kasi yung kawatan ay follower ko. So ngayon parang subscriber ko na din. No, so pass muna tayo. So attention dun sa mga investor. Hintay lang kayo ng konti. Besides, okay naman yung takbo ng ampalaya natin. No? Only lang. May isa naman tayong worst problem. Na iba yung taga-harvest. Sa mga... Grabe yung effort dito guys. Ito yung tanim na grabe yung effort ko. Lahat. Monday to Sunday, nandito tayo. Lahat, wala tayong pahinga. No? No? So, short video lang. So, yan yung update. Again, maraming hinog. Yan, no? Maraming hinog, daming lagas. Considering okay pa lang sana yung harvest yan, more than madouble pa niyan. No? Ano yan, 600 to 700 kilos. Kaya ngayon mag-harvest sa ganitong plastar. Kaya yung 1,500 kilos sana. Considering marami yung nalalagas. Mas marami yung nalalagas kaysa tumuloy. Tapos may mag-harvest pang animal. So ito yung ano sa nakikita natin sa ampalaya. 62 days, 5 meters yung distance between rows ay nasara na. Napakabilis talaga. Pero, sige lang, si Lord ang bahala sa kanila. Ay, nako. Grabe hinog, guys. No? So,
dito sa atin, toy-toy. Toy-toy yung marami problema, malalagas. Yung mga tumuloy, ayan, kunti lang. So, yan yung mahirap. No? Puyat na ako. Dito. Stress na stress. Hindi ako na-stress sa tanim, guys. Anti-stress nga yung mga tanim. Stress tayo dun sa mga langhiya. Sakit ng dibdib. Oh. Ito, malaki. Pwede na to. Parang hindi hinarbisan dito. No? So again, last video. Ito, siganda na ito. Baka mahinog pa yan. Harvest din eh. Nakikita. Kaya na o. So, yun yung another worst problem natin dito. This scrapping. Mahirap. Pero again, patuloy lang. Laban lang. So, parang di nila alam kung magkano yung ginasta dito. Parang hindi nila alam kung paano ito magkaganito. Ito yung mahirap. Ay, naku. Ang lagas. So again, management natin, everyday dilig. Tapos fertigation, may halong abono konti. So minsan 1620 along. Minsan mix with 3414. Yan yung maintenance na abono dito. Yung mga kawatan, may mga guide naman tayo paano magtanim ng ampalaya. Pwede naman kayo mag ano doon, para kayo naman yung mamroblema sa kapital. Ang hirap. No, so yun lang guys, update 8 harvest at 62 days. Yan yung masaklap dito sa farming. Mahirap at saka masakit. But again, laban lang. Araw ka rin. No, yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy, ang farmer ng gwapo, suhito, humay, kahibalo. Apan, ay saba. Kaya manoon pa ko. Maraming salamat. And God bless. Thank you. Thank you, Lord.